Yo, what's up everyone? Welcome back again sa isang another YouTube video. At bago ulit natin itong simulan itong video na to, ay meron na ulit akong ipapakitang palupit na Rubik's Cube Magic Trick sa inyo. Okay? So, ang video na to ay pinamagatan ko gaano ka nga ba dapat mag-detect sa isang babae? So, gaano nga ba? Ito ay tanong ng karamihan or actually tanong ko rin sa sarili ko. Kasi dati, ginagawa ko to mali yung ginagawa ko. Kasi every time na mag-detect yung babaeng nililigawan ko or yung babaeng gusto ko, ang bilis kong mag-reply. Kumbaga, pagkadating ng text message niya, doon naka-reply na agad ako. Kumbaga, minsan hindi pa dumarating yung message niya, nakapag-reply na agad ako. Anong nangyari? Bakit nagkaganon? Bakit ganun yung ginagawa ko? Kasi sobra akong in love sa kanya. Sobra akong baliw sa kanya kung tawagin. Hindi ko alam kung anong ginawa niya kung bakit naging ganun yung thinking ko sa kanya. Pero na-realize ko na mali yung ginagawa ko at gusto kong i-share sa inyo ngayon yung experience ko. Okay? So, gaano ka nga ba dapat kadalas mag-text sa isang babae? So, wala namang masama kapag ka mag-reply ka agad sa mga messages niya. Kapag lagi ka nang te-text sa kanya, walang masama doon. Ang mali lang doon, ang mali na ginagawa mo ay parang nawawala yung value mo bilang isang lalaki. Nagiging wala kang halaga sa paningin ng isang babae. At yun yung dapat kong maintindihan nyo sa video na to. So bakit ka nga ba nawalan ng value sa isang babae? So maraming factor kung bakit ka nawalan ng value sa isang babae. Kung baga, para ka na lang isang bato na nandyan lang sa tabi-tabi, na lagi niyang nakikita, na lagi niyang pinupulot tapos tinatapon. Kumbaga, pangkaraniwan ka na lang sa buhay niya. Kasi lagi ka nagtetext. Every time na nagtetext siya, ang bilis mo mag-reply. Diba? Every time na tumatawag siya, kumbaga, minsan nauuto ka pa niya, minsan siguro nauutangan ka pa niya. Gawin mong high value ang sarili mo. Gawin mong mamahaling bato ang sarili mo. Kumbaga, gawin mong diamond yung sarili mo. Gawin mong mamahaling bato. Okay? Hubugin mo yung sarili mo na maging isang, parang isang tindero, parang isang marketer. Yung mga marketer kasi, ang ginagawa nila, yung mga diamond, actually, hindi naman talaga rare yung mga diamond. Actually, nandyan lang talaga yung diamond. Ang ginagawa lang nila, ginagawa nilang bihira lang yung diamond para mabilis mabenta. At yun yung mga binibili ng mga kinakasal na sinusuot ng mga babae. Diba? Ang sinusuot ng mga babae ay gusto ng mga babae ay mamahaling diamond at yun yung sinusuot nila sa singsing nila. At yun yung gusto kong maintindihan nyo. Gawin mong mamahaling bato ang sarili mo na karapat-dapat na isuot sa isang singsing. Diba? Hindi yung para ka nagmukha kang mahina sa isang babae, nagmukha kang weak, nagmukha kang walang kwenta, nagmukha kang pangkaraniwang bato na lamang. Gawin mong isang marketer yung sarili mo. Kumbaga, minamarket mo yung sarili mo sa palengke. Nandun kayo sa isang palengke. Pero yung tinda mo, fresh. Yung paninda mo, mamahalin kumbaga tingnan. Kumbaga sa isang diamond, makintab, malinis. Diba? Hindi ka basta lang napulot dyan sa labas. Napulot na parang bato. Tapos kapag katapos na nagamit sa katawan, itapo na. Hindi. Gawin mong mamahalin yung sarili mo. At yun yung dapat kong maintindihan ninyo. Kasi pagka ginawa mo yon, magugulat ka na lang na yung babae na yung naghahabol sa'yo. Kasi may value ka na eh. Kumbaga, yung sarili mo ay binild up mo. Kumbaga, hindi ka naghabol sa babae. Hindi ka madalas nag-text sa isang babae. Nag-text siya. Oops, busy ako. May ginagawa ako. Nag-push up ako. Nag-exercise ako. Nagpapalaki ako ng muscle. Kumbaga, may binibuild up ka sa sarili mo, hindi mo siya, actually, ang cellphone ay isang gamit lang or tool na pwede mong magamit bilang isang kasangkapan na
makapag-communicate ka sa isang tao. At hindi ko naman sinasabing masama ang sobr ang palaging magte-text sa kanya. Ang gusto kong ipaintindi sa inyo is bigyan mo ng value ang sarili mo. Okay lang na lagi kang magte-text sa kanya. Kasi minsan nakakalimutan na natin na lagi tayong nagte-text sa isang babae, lagi na tayong nagkaharap sa isang sa cellphone natin, lagi na tayong nakikipag-chat sa kanya. Minsan na nawawala na tayo sa sarili natin. Nawawala na sa isip natin na meron pala tayong halaga sa sarili natin na hindi natin alam. At yun lang yung aking masasabi sa video na to. At maraming salamat again sa inyong panunood sa video na to. At sana may natutunan kayo. At maraming salamat, Fizz.